having that purify instead of execute. Kailangan eh. Oh, nag-iba. So nag-iba rin yung magiging takbo most likely, and switching hero as well. Rebo going for the Masha instead of Flap TZ. Napunta naman si ano, si Esmeralda. Kaya kay Flappy Wappy, eto na. Tignan natin abang ng both sides. Parehas lang ano, parehas tahimik. And ibang liko dito ng ano ng next play Predator Solid plus the Brain Esports. Kala ko i-clear muna na isang mabilis. Pero sinalubong, walang tumao sa mid oh. Kung titignan mo, walang tumao sa mid. Inayaan lang nila yung ano, yung first wave na hindi anyway, malaki skill nung ano eh. I mean, malaking XP yung first wave. Pero hinayaan lang nila just to make sure to grab the ano, the buffs. Na pick off nila kaagad doon si Flap, and that was interesting, no? I mean, sabi ko kanina, Masha gamit lagi ni Flap, pero mukhang nagpalit sila dito ni Rebo, and the first blood will be taken by the next NXP Solid. Solid yung pagkakakuha nila doon kasi Esmeralda yon, and that's gonna be an easy rotation para sa kanila. Auto rotation eh. Then the rest of the gang, pinapakiramdaman nila eh kung nandyan si Chester eh, yung natali eh. The aning portion niya na yun, oh. Look at that, going in. Naku! Disengaging si Pew, nakaramdam. Sumilip lang siya sa damuhan, guys. Di ba? Minsan kailangan mo lang kapain eh, pero wag mo silipin. Oo, kapaka-kapaka lang dito. Pero to one-on-one with the one in the one sa baba. Pero yun na nga, ang pinaka-question dito, Prof. B, is sino yung mas... I think level 4 na dito sa H2O, and I think they have to make it work dito sa may bandang baba. But Chester dito, yung panganib, nakita siya kahit na pa naka-invisible, pero the Cyclone Eye will not be able to help him out. Carl EZ taking down the Natalia. Susunod pa ba dito si MB? I don't think so. Wala yung sumunod dito. Disengaging. Wala pa siyang ano eh, Shenron moments. Oo. Wala pa siyang padragon. Most likely, kailangan lang nilang dumisengage. Tansya muna. And, ito maganda pag naunahan nila ng Tore, ang Brain Esports. Lamang sila sa rotation, which is yun ang pinaka, the best. Looking at that, trying to defend, goodie para sa Brain Esports. Exactly. Pero ito na, yung dragon na hinahanap mo, si Shenron. Pero yun, may flicker na magaganap. MB will be taking few again. That's gonna be ang ganda ng early rotation dito na NXP Solid. They're looking pretty strong. Almost getting the tier 1 turret sa may bandang baba. Nako, it's gonna be the next round of buff dito. Posible na na mas makalamang dito ang NXP. They could be able to take down the bottom lane. And yung sa taa, ang ganda no? Kung iisipin mo dito, Prof, hindi binibitawan ni Chester dito yung Yuzong. Meaning to say, hindi nila basta-bastang mababaog ang si Mocha sa may top lane. I mean, makakapag-farm definitely ang isang Yuzong. Ayun! Muntingan lang! At muntingan lang makakuha si Rebo. Tinitignan ko si Rebo kanina, pupunta lang sa damuhan. Pagkabitaw sa kanya nung claw, mag-heal lang siya pero the knock-up. Disengaging as well si Chester dito. Wala pa siyang level 4 eh, kaya hindi ganun ka lakas ang loob niya from the recent scouting moments niya. In terms of objective, guys, wala pang basag. Wala pa rin na halos sa... Cautious din yung both teams eh. Kumbaga, walang gustong mag-overextend. Pero ito na, that's gonna be a bold move coming from Brain Esports, knowing na nandito sa side na to, ay NXP Solid. Paano kaya nila kukunin tong turtle? So yun, kala ko makukuha pa dito ni Natalia. Chester going in. And makakuha ba ng quad kill dito? I mean, a quad shadow kill? Hindi. Kapats dito, Cartesi, binitaw na ang kanyang quad kill. And, mahuhuli pa nga si Hayabusa. Susunod pa ata si Chester. Makakawala ba? It's only a bait and knock-up coming from the side of next week. Pero they're able to control. Rebo is down. This is a 2-for-9 exchange. Kapalit naman eh, isang turtle para sa side ng Brain Esports. Oo, I mean, Brain against 2 kills, and that is Carl TZ. I think NXP Solid won that specific skirmish. Pero dito, Pew trying to kill Renny J will be taking the tier 1 turret sa baba. Pero kumalot si Lasty, diniketso pa din Renny J. Nasaan ka na nga, pero yawi ng mundo. Saan ka pa pupunta? Takbo na muna dito yung robot. Hahabulin pa ni Lasty. Tumatalon, Flap TZ, Falling Star mo. Tatama nga kaya? Hindi! Time to pop clicker na magaganap dito from Yawi. Tinitignan ko kanina si Renny J, pwede niya nang pitasin yung Farsa nung nakabaon eh. Sabi ko sa totoo, isa rin yung nakita ko. It's either you kill the Farsa or you take the tower, and suddenly, unfortunately, ang napili niya, kunin muna yung Tore bago niya talonan doon yung Farsa. Oh, hindi rin niya siguro napansin na nandun yung Kufra, patalo na sa kanya. Sabi ko pwede nang gawin to, pero yun na nga, nakuha dito si Kufra. And a 1-for-1 exchange, and this is another one. Naku po, Flap TZ. Wala siyang ano dito, mana. Boss, Ayun ang kaya mo. Pero it's only a trap. We're able to kite in. Nakuha nga.
pwede pa ata sumunod dito. Ang nauna, Chester Unado, na ikipag-microan, nakuha rin dito si Rene J. Ayun na, Chester will fall. That's a double kill para sa Hayabusa. Delic Eats pa nga sila dun. Grabe yung angle break na ginawa ni Fyodon. Alam mo yung iniwasan niya yung Deadly Blade, pero mamaya na yon dahil binato, pabalik ko LTC, pero gumamit ng ulti. H2O pa siya yung mamamatay, pero maki-out. Mira, shadow kill mga kaibigan. Yawi, still alive, going in. Carl TC, papasok nga kaya dito yung join. That's gonna be the end of the skirmish. And wow, what a comeback dito for the side of Brain Esports. I thought Carl TC will be done doon sa gitna na yon, pero siya pa, H2O pa, yung namatay. Ang dami rin pinipindot nito ni Carl, ano yun, ni Carl TC. Sino ba mas maraming pinipindot? Si Carl TC o etong si ano, si KLBJ? There you go. They're able to pick off another member, si Yawi ng Mundo Dragon. Hinahabol din na may dragon skin dito ang Super Saiyan 3. And naistilan pa sila dito ng buff. 67 ang ating score. MB! Ayun na, Pinocus Brand na naman. Hindi ka pwede mag-isa sa sulok-sulok. MB will fall. The Slayer Dragon, makukuha ba si Cartesi? A snappy move, but we're able to steal this carry down. That was a miscommunication, Prof. I mean, punasok ni MB yung tatlo, pero nag-clear ng minion wave sa gitna sila H2O. I think, hindi yata nila na-coordinate na kung kailan papasok doon yung Yusuf. Ay, at tingin ko, sila yung makakalamang doon eh. Kung sabay-sabay silang pumasok. Pero yun nga, unfortunately, namatay doon yung Yusong, which is the first kill. Few dito, mabubuhay pa nga kaya. Pero the Flicker with unstoppable force will not be stopped. Patay na dito si Few. May mga ano, no? May mga hindi magandang pick-off na nangyari sa Next Wave Predator Solid. Pero maganda lang dito, nakafocus sila to defend their tower. Nakukuhanan sila ng ano, ng buff as well as ng mga hero. Pero look at the towers. Ang ganda nung pag-balance nila ng minion waves, kaya hindi sila nababasagan as of now. It's already 7 minutes. Di ba? Ang kalaban nila dito sa Brain Esports, pero na-hold ng na-hold nila somehow yung tower, and up until nakakapush sila sa ibang lanes. Totoo, totoo. Grabe, grabe talaga yung mga pinapakita dito. To be honest, itong pero masyadong malalim dito. MP going in, pero yung dragon medyo nangangalim pa nga dito. Losty going in, makakahanap nga kaya ng padelap at didikit-dikit dito ang NXP Solid. Pero Few showing off everyone dito para sa side ng NXP Solid, pero hahabol pa raw dito yung robot. Go-go sila dito, ah. Pwede walang ano, walang SS itong si Carl TC. Pwede nilang gawin to anytime. Yun sinasabi ko, the defensive dragon. Nakita mo, shinob lang dito. Burn akadema mga skills. Ayun na, focus para si Chester. Going in for the Hayabusa. Pero from the backline, they were able to pick off ang Farsa. Tumalo na dito. Asama ang Esmeralda. Flav TC nakikipaglaruan. Medyo mali ang kanyang yakap ng kalapati dito. Knock-up as well. Itong si Ribo disengaging pero in-ejected pabalik. Nakuha pa si Ribo. And another one ba? Nakaligtas pa nga. Using the quad shadow out. Hinahabol ng dragon. Kala ko magpapaka-freeze eh. Oo. Pero wow. Alam mo yung nakabawi yung Brandon. Balik naman dito for the NXP Solid. Pero I guess all throughout dito, Prof. B, I think NXP Solid still has this game. In terms of the map advantage, wala pa rin nababasag dito ang Brain Esports. Oo. Nakita ko eh, nagko-commit talaga ng Dragon to si Shenron. Not to kill, but to ano, to show out. Or mapaalis lang yung mga hero. Defensive Dragon mode. Yung ginagawa. Exactly. Usually, yung mga dragon eh, upensa yan eh. Tulad na si Manjin, pag nagiging dragon yan eh, upensa mode yan eh. Oh, pero sa larong to, depensa lang ang mga dragon. Ayun na, nahuli pa nga dito si Chester, giving a lot of information para sa side ng Next Play Predator Solid. Pansin ko ah, Rob, kasi nang dalawang araw nang hindi tumatawag si ano, si Mr. Valdez para sa game number. Ito yung mga init agad eh. Nako, si Rene J, mas mainit pa sa mainit nyo, Prof. Vital, kumalo sa kitna. Pero sabi ni H2O, Zaman Force, triple kill na to. Manyak pa nga kaya, pero MP won't taking it. Pero manyak dito si H2O. Oh my God, that was a wipe out and I think kaya nilang tapusin to. Oh, the great play ang ginawa dito ng Johead and plus the juggle ng damage. Din sumakto sila sa Eskinita, dun sa masigip na yun, kung saan masigip, tatapusin na nga to, wala nang paligoy-ligoy pa, hinaharang pa ng damage, trying to control, nakuha na, first game, first game.